Ayan po, magandang hapon po muli sa inyo mga kasabong. And welcome po ulit dito sa aking munting YouTube channel po, Mang Saldi Sabong Bicol. At kung sakaling hindi pa po kayo na kapag-subscribe sa munting YouTube channel ko po, pa-subscribe naman po and pag-support po ng mga kagaya po namin mga content creator po dito sa YouTube po. And maraming maraming salamat pa rin po sa lahat na sumusuporta dito sa aking munting YouTube channel po. And ngayon po bali ipapakita ko po sa inyo kung ano naman po yung nangyari dito sa incubator ko po, kung paano naman tayo nakapapa-perfect na papisa dito sa homemade incubator ko po. Kagaya pa rin po ng dati, may mga nagko-question pa rin po na nagpapasalang sa akin dito sa homemade incubator ko po kung bakit ko konti yung napisang itlog. Ngayon ipapakita ko na naman po ngayon mismo May 6 po. Yun po ay isinalang noong April 15 po. Bali kay Boss Dico po. Bali lahat na may similya po na itlog sa kanya, nakalat lahat po. Nakalabas po yung sisiw. Ngayon po papakita ko po sa inyo kung ilang piraso po yun at kung ano po yung ginawa ko dito sa homemade incubator ko po. Kasi kung sakali ngayon lang po kayo napunta dito sa YouTube channel ko po, and ngayon lang kayo nakapanood, ay baka sakaling may makuha rin po kayo na idea. Kung sakaling magustuhan nyo po, nasa inyo na rin po yan kung gusto nyo pong gayahin. Ang sa akin lang po, gusto pong ma-share sa inyo yung mga ginagawa ko dito sa homemade incubator ko po. Ngayon po, papakita ko po sa inyo sa loob, or ilalabas ko na lang po yung hatchery para makita po natin kung napisa po talaga lahat yung sisiw na pinasalang ni Boss Dico. Ayan po, bali ito lang yung ano po natin. Ayan po, bali bali yan po yung lahat na sisiw na ipinasalang niya. Totally mayroon pong ito pala, mayroon isa, pasensya na at medyo ganito lang talaga yung humig natin. Ayan po, bali 15 po yan sinalang, kaso lang may namatay na isa. Ito po ay hindi ko po ito inaalis kasi yung mga nagpapasalang hindi po natin maiwasan yung hanapan po tayo ng itlog na nandyan yung shell pero wala po yung ano, nandyan po yung shell pero wala po yung sisiw. Kaya dyan lang po yan para mamaya pag kinuha niya po eh makita niya na patay po, pero lahat po yan napisa, wala po natira na buo na itlog. Ayan po, bali yung ginawa ko po kagaya pa rin ng dati kasi dito po sa aking kinalalagyan nitong incubator, nitong hatchery ko po. Bali dito pa wala sa isa. Ito pala ay yung sinalang naman ito nung April 16 po yan sinalang, pero nagpipisaan na rin. Ayan po. Mas nauna po kasi yung April 15 na magsilabasan lahat. Dito po kasi sa lugar ko, yun po ang open lang po dito sa akin. Kaya pag gabi, sila na po mismong incubator ang nag-a-adapt ng sarili nilang moisture. Ayan po, yung mga butas na yan, napaka-importante po yan. Ayan, may mga awang na yan dyan. And dito po, mayroon din po yan awang dyan. Para dun po mag-absorb yung moisture. Yung sila na mismo mag-a-absorb ng moisture. Kaya dito po sa incubator natin, ito po yung mga walang similya. Ito po yung mga nagku-question sa akin na nagpasalang na bakit ko konti yung napisa. Eh kasi naman po, wala naman po talagang laman yung similya. Wala naman talagang laman yung itlog. Yung walang similya yung itlog nila. Ayan po, kung mapapansin nyo, kakakunti na lang po yung tubig niyan. Ganito lang po kasimple yung homemade ko dito. Ayan po, kukunti na lang yung tubig niyan. Ayan, kakapiranggot na lang po yung tubig kasi once na nasuburan pa po natin yung tubig dito sa malapit na po mapisa, malamang hindi po talaga makalabas yung sisiw, pwede po silang mamatay. Kaya dito po nga talaga sinasabi lagi sa homemade incubator po natin,
wala po tayong perfect na incubator. Pero doon sa nag-ooperate ng incubator, nakakapaperfect po tayo. At ito po yung isa. Bali, ito naman po yung isinalam pa ng ano to, April 16 din po ito. Mga pre-range ko yan. Ayan po. Marami na rin po na nagtipisaan dyan. And kung pag babasihan nyo po yung mga nauna kong in-upload na video, balikan nyo na lang po para makakuha pa po kayo ng mga ibang idea. At hanggang dito na lang po sa inyo, at shout out na lang po sa lahat ng mga sumusuporta dito sa YouTube channel ko po. And maraming maraming salamat po sa inyong suporta. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat po sa inyong panonood.